Mapagpalang araw po mga kaibigan. Ang video natin ito ngayon ay tungkol sa pag-convert ng steering ng motorsiklo. At ang model po ng tipos na nakikita natin ngayon ay kagaya ng Wave 100 or 110, Kimco Visa R or Visa S, basta Wave style. Alam ko po na marami na nakagawa nito, lalo na mga kabataan na nagsusulputan ngayon sapagkat ang mga Pilipino po ay sadyang malilikhain. Pero nais ko pa rin pong ibahagi ang video na ito, lalo na sa mga hindi pa nakakagawa ng mga bagay na ito, upang maging suggestion or mungkahi. Kung sakali man na naisipan nila na or ninyo, na mag-convert ng ganitong klase manibela. So bale, magiging conversion po ay from Wave to XRM or Raider. So ang tipos po with butterfly triple clamp na nakahanda ngayon ay pang XRM 125. Ito ang upper triple clamp at ito naman ang lower triple clamp. So makikita po natin ang pagkakaiba ng dalawang tipos. Ano ho, doon sa Wave 100, makikita natin na doon sa lower part ay mataba or malaki ang diameter, samantalang sa pataas ay paliit ang diameter. At ang sa XRM 125 po ay halos pantay ang diameter mula baba pataas. Pero may pagkakaiba din, medyo maliit yung itaas, upper part ng na diameter ng tipos ng XRM. No? At ang isang maganda rito sa dalawang ito, yung pinaka-thread niya sa taas ay parehas na parehas lang. No? Wala tayong magiging problema dyan. At yung taas naman na yun ay sa steering lock nut or cup. At ito po naman mga kaibigan ang tinatawag na central column kung saan ipinapasok natin yung tipos. Makikita po natin sa ibabaw ng central column yung steering lock nut. So yan po yung stock na steering lock nut. At sa loob po niyan makikita natin yung knuckle bearing or ball race na stock din ho yun ng Wave 100 or 110. Kaya naman sa upper part ng tipos ng XRM 125 ay wala tayong magiging problema dahil yung pong tipos niyan ay pasok lamang sa stock ng knuckle bearing ng ating Wave 100. Eto, susubukan natin ngayon ang kasa ng ating tipos ng XRM 125. For the meantime, hindi muna natin lalagyan ng bearing yung lower part ng tipos. Ipapasok lang natin siya upang malaman kung hanggang saan naabutin ang posibilidad na mangyari ang conversion na ito. So makikita po natin na ayan, nasalpak na natin. At tamang-tama lang yung thread ng steering lock nut doon sa ating XRM 125 from Wave 100 to 125 XRM. So tama lang po na. So magiging problema na lamang natin dyan ngayon ay yung pangilalim. Dahil sa ang whole diameter po ng knuckle bearing ay tamang-tama lang sa ating pang XRM 125. Okay, so makikita natin yung diameter ng Wave 100. Yan. Mas malaki kung ikukumpara dito sa XRM 110. XRM 125. Ang laki ng diferensya. Luwag na luwag. So, natatanging para na pwede nating gawin din yan ay yung central column number 1. Pwede tayong maglagay ng sleeve dito para magagamit nating bearing dito
ay yung pang XRM 110 talaga, 125. So ang unang paraan na pwede nating gawin dito, ito yung pangilalim na knuckle bearing ng XRM 110. Ligtad. Yan. Pag-ayang kapit yan. Yan. Sasagad yan siyempre dito, no? Sasagad. Hindi ko muna isasagad kasi hindi naman yan ang gagamitin natin sa ngayon. Yan. Yan. So yan yung pangilalim na knuckle bearing. Ang sukat niya ay 48.5 by 27 by 15. Sa pangitaas naman niya ay nagkamero ng pagkakaiba doon sa wave style, no? Nagkamero ng pagkakaiba. Bali 48.5 by 26 by 15 naman yung pantaas. Ngayon, ang una nating paraan na pwedeng gawin ay lagyan ng sleeve itong pangilalim. Aalisin yung pinaka outer part ng knuckle bearing na nakalagay pa rito. Yan. Yan. So dito tayo maglalagay ng sleeve, yun ang unang paraan. Pero kung yun ang gagawin mo, once na magpalit ka ng knuckle bearing yan, eh dalawang klase ang bibilhin mong knuckle bearing. Isang pang wave 100 or 110 at isang pang XRM 125. No? Mas magastos. Ngayon, ang pangalawang paraan naman ay pwede namang dito na tayo maglalagay ng sleeve sa loob. Para ang gagamitin din natin ay pang wave 100 or 110 na lang. Isang klaseng ball race lang or knuckle bearing ang bibilhin natin once na tayo ay magpapalit. Yan. Kaya ngayon, sa conversion na gagawin natin, ang palalakihin lamang natin ay itong parting ilalim na magkakasya yung pinaka ball race or knuckle bearing na walang kalog. So yun ang pinaka the best na conversion na pwede nating i-apply dito kung sakaling tayo ay magpapalit ng steering component ng wave 100 or 110. At ngayon, kung sakaling nakalagay na yung ating tinatawag na T-post, palagay na yan, halimbawa, ano, naglagpa. Palagay na yung T-post natin, lagay natin sandali. So ngayon, kapag nakalagay na yan, everything is okay na. So makikita natin doon sa lower part ng ating tipos ay alihadong-alihado lamang yung clearance dito. Bagay, wala pa naman siyang pinaka-bearing eh. So pag kaya na nakalagay, tatanggalin na natin ito. Aalisin na natin ito. Tatanggalin na natin itong harapan na ito. Ang matitira lamang ay yung central column. Wala na ito, nasa harap na ito. O, tatanggalin na rin ito. Basta matitira lang ay yung central column. Para mailagay natin yung tinatawag na butterfly. Tama-tama lang, di ba? Kung sakaling ilalagay na natin, nabaligyan yan siya. Yan.
front pa, pwede pa tayo maglagay dito ng pinaka lock niya, lock washer or something. Okay.